bagong kasal kasama sa mga nawala matapos maanod ang kanilang sasakyan ng baha, alamin natin ang kalunos-lunos na trahedya na naranasan ni Elmer Costan at Risa May Epil bagong mag-asawa sa Cebu na naging biktima ng trahedya sa Carmen, Cebu. Noong Lunes, July 8, 2024, isang malagim na trahedya ang gumulantang sa bayan ng Carmen, Cebu. Sa gitna ng rumalagasang baha, isang bagong kasal na sina Elmer Costan at Risa May Epil na 7 buwan pa namang nagdadalang tao, ang kabilang sa mga nawawala matapos maanod ang kanilang pulang Isuzu D-Max pickup truck. Ayon sa mga ulat, galing ang mag-anak mula sa isang resort at pauwi na sana nang bigla ang lumaki ang tubig sa ilog ng barangay Cantumog. Sa isang iglap, tinangay ng malakas na agos ang kanilang sasakyan habang sinusubukang tumawid sa ilog. Kasama ng bagong kasal ang kanilang mga kamag-anak. 17 katao ang sakay ng pick-up truck na ito. Sa mga ito, 10 lamang ang nakaligtas habang ang 6 ay naiulat na naman. Habang isa pa ang nawawala at hindi nakikita ang 11. Isang detalye ng kasal ni na Elmer at Risa ang nagbigay ng kakaibang damdamin ngayon sa mga netizens. Sa mga larawan ng kanilang kasal, napansin ang isang napakalaking kurtinang itim na nakatabon sa altar ng simbahan. Ayon sa mga pamahiin, ito'y isang masamang pangitain na nagsasabing merong mawawala. Ang misteryosong itim na ito, ang kanilang mga larawan ay nagdudulot ng takot at pangamba sa mga nakakakita nito. Para bang isang babala sa trahedyang darating. Kasama sa 7 binawian ng buhay ay sina Aishi Hermoso, isang 12 years old, Clarice Epil, 14 years old, Nathaniel Lozano, 14 years old, Mike Stanley Tungal, 15 years old. Sa gitna ng kalungkutan, ang mga tao sa bayan ng Carmen at sa buong Cebu ay nagkaisa sa panalangin at sa pag-alala sa mga nawala. Ang social media post at mga mensahe ng suporta ay viral na nagpapakita ng malalim na pagdamay ng publiko sa trahedyang ito. Ang kwento ni Elmer at Risa ay hindi lamang kwento ng trahedya kundi isang patunay ng tibay ng pagmamahalan, bagong kasal at puno ng mga pangarap para sa kanilang magiging pamilya. Sila ay nag-iwan ng bakas ng pagmamahalan at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga naiwang mahal sa buhay. Sa kabila ng trahedyang ito, ang bayan ng Carmen ay magpapatuloy na magdasal at magtulungan upang bumangon mula sa malagim na pangyayari. Hanggang sa huling hibla ng pag-asa, ang pagmamahal at pag-asa ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito ni Elmer Costan at Risa May Epil? Isa ka ba sa mga naniniwala na isang pangitain ang itim na kurtina na nakabalot sa altar? Isulat ang iyong komento.